Madalas makita sa anumang larawan ni presumptive President Rodrigo Duterte ang executive assistant niyang si Christopher Bonggo, nabansagan pang pambansang photo bomber. Sino nga ba si Go sa buhay ni Duterte? Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Pere. Hindi mahirap mapansin ang chinitong lalaking itong laging nasa tabi ng presumptive president na si Rodrigo Duterte. Sa buong latag ng kampanya ni Digong, kasama niya si Christopher Bonggo. Simula 1998, executive assistant na ni Duterte si Bonggo. Mula noon, sanggang dikit na ang dalawa. Kaya binansagan na si Bonggo na pambansang photobomber. Nag-guide lang ako, Mayor. Dito tayo dumahan. Ang lolo ni Go na si August Tesoro ang may-ari ng pinakamalaking printing press sa Davao at ninong sa kasal ni na Duterte at Elizabeth Zimmerman. Kaya ganun na lang daw kalalim ang pagkakaibigan nila ni Duterte. Si Go ang tumayong personal at political affairs handler ni Duterte. Ang sabi ng mga nakapaligid kay Duterte, kapag sinabi ni Go, parang sinabi na rin ni Duterte. Graduate si Bonggo sa De La Salle University ng kursong management. Utility man lang po. Kailangan namin sumali. Kasi ako yung nakakaalam kung paano niya ililipat yung gamit niya. Ganun. Yun lang yung role ko. Kaya nga utility man eh. Diba? Dalahin mo lahat, buhatin mo lahat, ligpitin mo lahat, linisin mo yung naiwan. Mula raw sa pagkain ni Duterte hanggang sa schedule, alam ni Bonggo. Lahat ng phone calls ni Duterte, kay Bonggo muna daraan. Kaya nang tumawag si Pangulong Aquino kay Duterte, si Bonggo ang nakasagot at nakausap. Biniro nga raw siya ng Pangulo na kamukha niya si dating Agriculture Secretary Arthur Yap. Ang sabi nga niya sa akin, hindi na kita tatawaging Art. Anong sinabi niya? Arthur Yap. Promise, ang sabi ni Presidente sa akin. Oh, sabi niya, alam mo unang tinawag, alam mo yung sinabi niya sa akin? Sabi niya, oh, Bong, Art pala niya. Sabi niya, oh Art, oh kumusta? Sabi niya, hindi na kita tatawaging Art ha, Bong na. Mula Davao, malamang kasama si Bonggo hanggang palasyo. Pero kapalit daw ng tagumpay ang love life ni Go. Dahil sa sobrang busy na schedule, wala na raw siyang oras para sa kanyang pamilya. Wala na po, wala na. Kawawa. Kawawa talaga po. Maawa naman kayo. Mula rito sa Davao City, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.